yung lahat. Gagawa tayo ngayon ng ano, panghuli ng isda. Yung gagamitin natin ay hook. Tsaka tamse na size 80. Itong malalaking isda. Tuturo ko sa inyo kung paano ako magtali sa hook. 6 dirham din. Ito yung size nung tams ng kawel. Malaki. Size 14. Ito yung pinakamalaki sa ganitong klaseng fishing hook. Made in China. Pero material daw ay Korea. High carbon hook to. 100%. Bali, isang balot na ganito is 7 lang yung laman. Ito. Kahit lapu-lapu, nahuhuli dito. Matigas to. Hindi kaya basta unatin to. Panalong panghuli. Oh. Doon sa mga mahilig din mangisda na kagaya ko, panoodin nyo kung paano ako magtabi. Hindi na kailangan ng pabigat to kasi gagamitin lang natin to sa mga tabi-tabi lang, tabing dagat. Kasi malalaki isda kalimitan doon nag-hunt. Doon napunta sa mga tabi. So ganito, ganito yung forma. Tapos, papasok mo siya dito. Sa butas. Ayan. Hayaan mong mahaba yung lumampas. Ayan. Tapos, babalik mo siya. Oh. Ganyan yung forma niya. Ganyan, kalawit na ganyan. Kuha ka mo rito. Ulitin ko ha. Papasok. Pinasok ko ito dito sa butas. Tapos may mahaba siyang ganyan. Babalik ko lang uli siya papunta rito. O, kuha ko mo lang ganyan. Awa ko mo ganun. Papunta dito sa may butas na, ng kawil. Tapos ito, baba mo dyan. Ayan na. O. Ikot. Ikot mo siya. Siguro mga apat na ikot o tatlo. Yan. Tapos, lapasok mo ito dito. Yan yung butas. Pasok mo dyan. O. Tapos idahin mo. Idahin mo ito. Daya mo pareho. Yan na yung magiging itsura niya. Oh. Kita mo yung pinakaano niya. Meron siyang tatlong ikot na yan o. Oh. Ikot niya. Tapos itong sumobran to, pwede mo siya ibalik dun. Sa butas. Pasok mo pabalik. Yan. Kasi minsan, pag nilumod ng malang isda, at least magiging suporta may isang tamse. Matibay. Hila. Yan ang magiging forma niya. Hindi nila kailangan lagyan ng pabalik kasi papain ko rito, tamban. Huwag mo yung tamban. Tapos, nalagay mo sa tabi. Hindi na kailangan ng rod. Ganito lang. Oh. Yan. Ganyan lang gagamitin natin. Hindi mo na kailangan gumamit ng rod kasi sa umaga nananabi yung mga malalaking isda. Yung mga isda pati, yung lalo na yung mga lapu-lapu, tinanay nila sa mga bato yan. Ito nakatira. Gagamitin natin yan.
Try natin mamaya. Yun natin kailangan ng gamit ng ganun ulit gagawin natin dito sa isang rolyo. Puuli tayo ng hook. Ayan. Papasok ulit natin. Ito medyo manipis to. Siguro mga 72 ang size. Pero matibay din. Pasok mo sa butas. Ayan. Labas. Wala lang kahit mahaba. Kasi itong kawa na to, subo ko na. Makita yung picture dyan. Yan ako yung mga nahuli namin. Nahuli kong napulapo. O, pinakaganyan ha. May pasobrang ganito. So, ito yung mga magiging pasyutan mo mamaya. O, ikot. Isa. Dito. Dalawa. Tatlo. Matibay ito. Hindi mo na kayang, hindi kaya ng malalaking isdang lagutin. Tapos ipapasok mo rito. Pasok. Hawakan mo to. Tapos ito, hilahin mo to. Hila. Tapos hila rin to. Ayun, kita mo yung pagka banat niya. Hapit na hapit. Oh, lak na lak yan. Tapos, lalagay mo dito rito. Palabas. Para kahit malalaki ipin ng mga lapu-lapu o anumang karagat talaga ito. Ayan. Oh. Tapos yung isda, tuturo ko sa inyo kung paano ilagay mamaya. Tama. Malay nyo, makachamba tayo kaya... Ito, ulitin ko, ito manipis, sumunod siguro mga 50 ang taba nito. Pagka manipis yung tamsi mo, ikaw nang bahalang lumaro doon sa pag-aahon mo ng isda. Yan. Pag manipis, pwedeng maraming ikot. Di ba? Ganda ng pagkaano niya sa porta. Tapos nabalik mo ito sa butas na pinanggalingan. Ayun o, magiging ganyan na. Ganyan lang, napakasimple lang ng paggawa ng hook. Tapos ito, papasok mo sa isda. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung kailan tayo magpipishing. Swerte-swerte lang ang pangangawin. Bali, apat to. Apat ang dadali natin. Kasi na rin ang huli, may lapu-lapu. Pakikita ko sa inyo yung picture ng mga lapu-lapong nahuli ko. Mga tabing batuhan din yun. Pero yun umaga namin nahuli. Tsaka malayo sa batin. Ngayon, dyan lang tayo sa may limerigyan para tatry natin mamayang hapon. Tignan natin kung walang gasi ng tao. Kasi pag walang tao, hindi sila nananabi. Mailap din. Ganun yan.
Dating ko ha, ang size ng ating hook ay number 14. Number 14 yung size. Tamang-tama lang sa mga lapu-lapong mangilo. Sa mga mangilong isda. Eh, no? Tamang-tama lang yan. Siguro to tamang-tama din to sa ano. Mga panghuli ng palos dun sa amin sa Laguna. At yung malaki pa siguro dito ng ano, talong. Hay ano to, carbon hook. 100%. Ayan, no? 100%. High carbon. Enjoyed it. So, yeah. Sadik, bukas na lang tayo natin itatry yung ano ginawa kong panghuli ng isda. Wala akong mabiling tamban eh. Pumunta ako sa lahat ng bilihan ng isda. Wala. Baka daw mamaya pang gabi. So, bukas na lang tayo ng maga mag-ano. Ire-record ko sa inyo. Papakita ko sa inyo picture na eh bibidyo ko lahat yon yung pagpain saka kung paano gamitin at ihagis yun. Napakadali lang nun, napaka basic, kahit sa ang lugar pwede mong gamitin sa ilog. Bukas na lang natin ituloy yung ano pag-fishing natin yung ginawa ko. Shoutout nga pala kay Jennifer Lumayag ng Cebu, Lapu-Lapu. At kay Lola Aida, happy new year sa inyo. Sa mga pinsang ko din dyan, mag-ingat kayo. Sila Jonathan. At saka sa mga tropa dyan sa Cubao, Laguna. Ala, parin Sunny, parin Joey, parin Joe, lahat ng mga kumpare ko na naandyan sa Cubao, mabuhay kayo lahat. Happy New Year sa inyo.